Ito po mga kababayan, nagpo-photoshoot na po yung ating mga namamasyal po dito sa Manila Bay. Ayan, dito po tayo sa Manila. Ayan po mga kababayan, napapaselfie po yung ating mga namamasyal. Bayan, yung ating DNR ay kumukuha po sila ng sample ng tubig para ma-check po yung coliform level dito sa phase 1 dolomite white sand. So yan po, dahil nga po ay hinahampalos tayo ng malakas na alon at nakakuha tayo ng basura dito sa ating phase 1, kaya yan po chine-check po nila muli ang coliform level ng ating tubig po dito sa phase 1 dolomite white sand. Kasi nga po noong June 2 ay naitala po dito na coliform level ay nasa 47 na lang po mga kababayan, mula po sa billions to millions to thousand to hundreds, then nasa 47 coliform levels na lang po netong bago po yung dumating po yung bagyong Bising. So ito po mga kababayan, chine-check po nila muli kung tataas o mas bababa pa nga po ba ang coliform level na kanilang makukuha ngayong araw po ng Sabado, June 19, 2021. So dito naman na site natin ang ating backhoe. Ayan, tuloy-tuloy pa rin yung pagpapatag po ng ating dolomite sand sa ating phase 1 extension. So yan po mga kabayan, yung ating kaganapan po dito sa Manila Bay.
kababayan, nagpo-photoshoot na po yung ating mga namamasyal po dito sa Manila Bay. Ayan, dito po tayo sa may overpass ngayon. Ayan, galing po sila sa nagpa-vaccine. Tapos dumaan po sila dito sa ating Phase 1 Dolomite White Sand. Ayan po mga kababayan na talagang dinadayo po itong ating Manila Bay. Ayan, isang buong pamilya po sila mga kababayan na nanamasyal po dito para magpa-picture po sa ating Dolomite White Sand. Good morning po! Taga saan po kayo? Taga saan po kayo, sir? Cavite. Ay, taga Cavite. Ayan, thank you po sa pagbisita. Ayan po, taga Cavite pa po yung ating mga namamasyal po dito sa Manila Bay. Ayan, kasi napakaganda po talaga pag dito po tayo sa overpass, kitang-kita po yung ating Dolomite White Sand at napapa-selfie po sila. Ayan mga kababayan, mga kababayan, yung ating DNR na nag-check po ng ating coliform level dito sa Manila Bay. Hello po. Ayan po mga kababayan, may mga isda po tayo nakikita, Kaya po ay dumadami po yung napapadpad po dito na basura. Pero ayan po, yung ating mga isda ay hindi pa rin po umaalis. Dahil po nakikita nila na malinaw po yung ating tubig. Sinusuyod po nila ngayon dito sa Manila Bay ang pagkukuha po ng sample, dahil ngayon nga sabi ni DNR Secretary Roy Simato ay bumaba na po ang ating coliform level dito sa Manila Bay. So yun lang po ay dahil nga rin po sa basura na napapadpad po dito. So yan, kumukuha ulit po sila ng sample kung mataas ba o mas bumaba pa po yung coliform level na makukuha po nila dito sa Manila Bay. Pero pansin nyo po mga kababayan, kahit ganyan to po ang ating karagatan na marami po tayong basura na lumulutang, pero tingnan nyo po yung ating tubig po. Napakalinaw po mga kababayan, at yung mga isda po, ayan po, mas lalo pa po silang dumami. Yan, iba't ibang klaseng isda na po ang ating nakikita dito. Yung may mahabang isda po. Ayan po
haba yan yung ating update dito sa phase 1. Huwag kalimutan po subscribe. Yan is Leander Vlog. May God bless you all. Paalam.